kamakailan lamang isang serye ng mga video tungkol sa Great Marine Predator ang naipakita. Ang footage ay inilaan upang patunayan ang pagkakaroon ng higanting pating na pinaniniwalaang nawala sa loob ng milyong taon. Tutuklasin natin kung totoo nga ba na Megalodon ang nahagip ng kamera o hindi. Lumubog na barko. Ang video na ito noong Biyernes ng April 5, 2013, ipinapakita nito ang pangkat ng apat na magkakaibigan na naglalayag at namimingwit sa karagatan ng South Africa. Biglang tinapon ng isa sa kanila ang fishing rod sa tubig nang may naramdaman siyang humihila dito mula sa ilalim ng tubig. Makalipas ang 2 oras, nagpapatuloy ang paghila sa fishing rod hanggang sa nagsimulang sumigaw ang magkakaibigan dahil sa angyati ay hinihila palubog sa tubig. Kinabukasan, nagpunta ang mga maninisid upang suriin ang bangka at natagpuan ang mga bakas ng pag-atake ng pating. Ayon sa maraming mga tao, ito ay walang alilangan na may naganap na pag-atake ng Megalodon. Totoo bang Megalodon ang umatake? Comment down below. Dwarf Megalodon. Ang video na ito ay nagsisilbing net dahil sa maaaring pabulaanan na pruweba sa pagkakaroon ng Megalodon shark. Ipinapakita nito na ang 3 diver ay napapaligiran ng mga hayop na ito. Ang pag-angkin ay walang batayan dahil ang pating ay malinaw na higit sa 19 na talampakan ang haba. Gayunpaman, ang video ay naitala sa Guadalupe Island ng Mexico at inilathala ng marine biologist na si Mauricio Hoyos Padilla sa kanyang Facebook account. Nainaangkin na ito ang pinakamalaking white shark na nakita kailanman. Sa makatuwid, ito ay magiging simpleng pagmamalabis ng netizens dahil ang pating ay malaki. Nagdududa pa rin tayo kung ito ay isang bagong species. Bagaman para sa dwarf Megalodon, ito ay 26 na talampakan na mas maikli. Spotted Megalodon. Ipinapakita ng video na ito ang isa pang species ng Megalodon. Makikita sa video na ang higanting hayop ay sumusunod sa kamera at sinusubukang kainin ang binti ng maninisid. Mukhang sinusubukan itong kainin, ngunit hindi niya ito kinain sa kabila ng laki at lakas na mayroon ito. Sapagkat hindi ito isang Megalodon, ito ay isang whale shark, ang pinakamalaking uri ng pating na nabubuhay. Kadalasan, ito ay umaangkop sa plankton na siyang nakakapaghangad sa kanya na atakihin ang manlalangoy. Ang video ay 100% na totoo, ngunit ang Megalodon ay hindi. Matakaw na Megalodon. Ipinapakita ng viral video ang isang balyena na nag-iikot sa dagat nang bigla itong atakihin ng isang Megalodon. Dahil sa laki, walang duda na ito ay isang predator na mas malaki kaysa sa pating at sa makatuwid. Ito ay isang patunay ng pagkakaroon ng hayop na ito. O ito ay para lamang sa Discovery Channel na ginawa nila para sa susunod na pangyayari sa kanilang dokumentaryo. Sapagkat talagang nabigla ang mga siyentista sa unang bahagi, ito ay nakakuha ng pinakamataas na rating. Bagaman iniisip lamang nila na ang kanilang katibayan ay ang kalidad ng team effect. Ngayon nagpakita sila ng dwarf-like Megalodon. Ipinapakita ng Peking dokumentaryo ang maling balita sa panayam ng Peking siyentista na si Darren Mayer na nagsasaad na siya mismo ang nag-record ng video. Kakaibang pating. Si Martin Isaac, isang marine biologist at filmmaker, ay kumuha ng video sa South African Ocean. 3 tao ang pumasok sa hawla sa ilalim ng dagat. Doon isang malaking pating ang lumapit sa kanila at may isa pang dumating na mas malaking pating. Sa mabilis na paggalaw, nawala sa paningin ang mga hayop. Ayon sa siyentipiko,
Ang hayop na ito ay ganap na naiiba mula sa isang pating. Una, dahil sa laki nito. Medyo mas malaki kaysa sa normal at pangalawa, dahil mayroon itong mga protrusion sa magkabilang panig ng gulugod. Sa video na ito, marami ang kumbinsido sa pagkakaroon ng megalodon. Gayunpaman, ang specimen na ito ay nabigo upang sukatin ang 65 talampakan na ipinagtatantya na sukat ng megalodon. Ito ay pinaniniwalaan na isang baby megalodon na nagpapahiwatig na ang halimaw mula sa kailaliman ng dagat ay nagpaparami. Brazilian megalodon. Ang video na ito noong 2012 ay nagmula sa Brazil. Ang mga ahente ng Coast Guard ay nasa kanilang gawain at hindi nila namalayan na may isang higanting hayop na gumagalaw sa tubig. Ang siyentipiko mula sa Facebook ay nagsabi na maaari itong maging isang megalodon. Gayunpaman, ang kinalabasan ng video na ito ay isang dokumentaryo ng The Legend of the Megalodon. Ito ay isang kahinahinala kaysa sa lahat ng mga video. Ito ay 3 taon na ang nakalipas na nangangahulugang gumawa sila ng dokumentaryo hindi noong 2012. Iyon ay kung kailan ay tala ang video. Tila ipinapahiwatig na parehong discovery ang naitala nito. Megalodon sa Marianas. Isang pangkat ng siyentipiko ay naglagay ng kamera na may pain sa kailaliman ng isla ng Marianas at lumitaw ang pating. Napakalaking hayop na may sukat na 42 talampakan at sa makatuwid, ito ay isang megalodon. Sa katunayan, ang kamera ay napakalapit at ang lahat na naitala ay napakalaki. Ang hayop sa video ay isang sleepy shark of the Pacific na nailalarawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maitim na balat at namamalagi sa kailaliman ng dagat. Bilang karagdagan, ang video ay lumitaw bilang karugtong ng The Legend of the Megalodon. Stranded Megalodon. Ang video na ito ay nagmula sa hindi kilalang baybayin at ipinapakita ang isang tao na naglalayag sa karagatan kasama ang kanyang kayak at mayroong megalodon na lumalangoy sa paligid nito. Maraming tao ang naniniwala na ang recording na ito ay tiyak na halimbawa ng pagkakaroon ng megalodon. Ang video na ito ay 100% na totoo. Ngunit ang pag-aalinlangan ay nanatili na ito ay isang sinaunang pating. Ang hayop ay may sukat na 52 talampakan na pareho sa iba pang video at ito ay isang baby megalodon. Maaari rin itong maging isang pilgrim shark na sumusukat sa 33 talampakan. Bakit hindi nito kinakain ang kayak? Ito ay dahil ang viral video ay tungkol sa megalodon at hindi isang viral video ng iba pang mga pating. Megalodon Sayati. Ipinapakita ng larawang ito ang napakalaking pating sa tabi ng yate. Lahat ng mga paranormal na pangyayari sa site ay nagtugma na ang halimaw ay may 39 na talampakan ang haba at higit sa 6 na talampakan kaysa sa pilgrim shark na ipinakita sa ibang video. Maaari itong maging isang megalodon. Kaya't kung ikaw ay isa sa mga naniwala sa megalodon at umiiyak ka dahil nasisira ang video na ito, ang lahat ng iyong pag-asa. Punasan mo ang iyong mga luha at huminahon ka. Dahil maaari na ito ay isang megalodon. Para sa karamihan ng video na ito, isa pang ebidensya ang napanood, ang pagkakaroon ng megalodon sa mga karagatan sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng megalodon ay nananatiling misteryo. Naniniwala ka ba na buhay pa ang mga megalodon sa kasalukuyan? Magbigay ng iyong pahayag sa comment section sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!